dito sa bayan ng Tigaon, dito sa market, meron po ako nakilalang isang nagtitinda ng gulay. Yan po ay si Nanay Amparo. So matyaga siyang naghihintay mga kahabi ng oras para mailatag niya yung kanyang mga paninda ng mga gulay dito sa bangketa. Nakilala natin si Nanay Amparo dahil minsan na tayong bumili sa kanya ng gulay. Si Nanay na nagtitinda dito ng gulay sa ano, bangketa lang dito sa sakop. So Nanay, anong pangalan mo? Amparo po, Karandang. Ha, kaya pala Nanay pa rin, Amparo. Taga saan ka? San Miguel po. San Miguel. Nanay, magandang hapon. Magandang hapon man din po. Ito ako po si, ano, si JR, Nanay. Ako po yung bumili sa iyo last time. Ngayon guys, ngayon mga kahabi, binalikan ko si Nanay para ipakilala sa inyo at ipakita ko sa inyo yung kanyang paraan ng pagtitinda dito ng kanyang gulay sa bangketa ng Tigaon. So Nanay, ilang taon ka na pong ano? Ilang taon ka na pong nagtitinda dito? Ano, matagal na din po, mga 10 taon na. Nag-umpisa kaya ako ng pagtitinda simula nung mag-asawa ko. Gayon ang trabaho may talaga. Kaso nga, kapos kami lagi. Kaya yun nga lang, kaunti-kaunti lang ang paninda ko ngayon. Ayan, mga paninda ko yan, mga gulay lang. Gulay? Ito po mga kahabi. So, yeah. May tindahan kami sa labasan, doon sa may pinampo, may papunta daw, may papasok sa amin. O sa barangay, dati yung tindahan namin, napatigil nga tanak po, na anuhan ako ng puhunan, naubusan ako ng puhunan, kaya yung sarado. Kita mo yung pagpasok sa, yung may trapal doon na kubo-kubo. Saan barangay ka po, Nanay? San Miguel. Doon sa barangay na yon. Wala nga kaming puhunan, naubusan. Naubusan ka ng puhunan. Gusto ko nga sana yung umpisahan muna para mabuksan ko sana yung ano. Uli, na doon na lang muna ako magtitinda. Opo. Kasi dito kaya, bawal ng pag-araw-araw ng bawal. Makakalatag ka lang dito. Kaya pala, hinihintay mo pala, kaya dinanong kita, hihintay mo pa mag-alas 6 bago ka makapagtinda kasi... Bawal nga. Kaka, pag ano, binukasan ko yung tindahan namin doon, yung araw-araw na ako magtitinda doon, kahit doon na lang, sa tabi ng kalsada. Kaso nga, naubusan nga kami puhunan. Ang puhunan? Ano, 54 na ako. 54 years old? Ayun na po. May asawa ka pa po? Ayun po, may asawa. Ang anak ko, 7, namatay yung isa. Tapos ito. Yung may apo akong alaga, na tatlong alaga. Ay, naalagaan mo pa yung apo mo? Oo, iniwanan. Bakit yun, po? Iniwanan yung naghiwala yung mag-asawa. So ngayon po, Nanay, okay lang po bang ano, samahan kita ngayon magtinda? Sige na po. Ayan, ito papakita ko sa mga viewers natin kung paano po ba magtinda sa bangketa. Ano po ito, Nay? Ikaw na nagawa nito? Chapsoy. Opo. Mga chapsoy, ingredient. Mm. Ito po pala mga gulay na ito, Nanay. Inaangkat mo sarili mong tanim? Ang iba po, sarili ko ang iba. Nagtatanim ka din po? Nagtatanim din kami. Kaso nga, siyempre, kahit kami nagtatanim, kung wala ka din naman talagang pang araw-araw ng pang suporta, wala din. Ayan, ang oras po ngayon mga kahabi sa akin ay 5:40. So madali na, pwede na si maya-maya, pwede na si Nanay maglatag. So minsan ba, Nanay, nasita ka na dito? Opo, wala. Pero lagi din kami nasisita dito pag itong ano talaga. Sinisita kayo ng mga bantay sa market? Oo. Anong sinasabi sa inyo? Yung bawal nga, pinaalis yung paninda. Okay lang po ba, bukas, pumunta ako sa bahay nyo? Opo, okay para lang po. Bisitahin ko po yung sige taniman po mo doon. Opo, ano, bago ako nagpunta dito, naggamas muna ako. Ba yung tinupuit mo ni Nanay Amparo na lagi siya dito nagtitinda? Oo, hapon-hapon nandiyan yan. Hapon-hapon nagtitinda? Oo. Talagang masipag kasi, mo, no? Kasi, kasi bawal dyan. Bawal dyan talaga magtinda. Opo, kaya pumupunta siya dyan. Mga ito, ano na, magdidilim na para hindi na sitahin. Oo, kasi hindi na siya sitahin. Wala na bantay. Talagang yan ang kanyang buhay lagi. Oo, yan naman kasi ano, bawal kasi talaga na dyan. Ikaw po, Nanay, nagtitinda ka din po dito? Oo, yan o. Titinda ko yan. Mani. Mani, puto. Puto. Hindi pa naubos. Hindi pa Hapon na. Hindi pa naubos. Mahina. Mahina pinta.
kayo bumibili sa bangkita? Sariwa kasi. Ah, yun. Sariwa kasi. Giste. So, yan mga kahabi. Kaya si nanay pa rin dito ay napakadami ng customer, regular customer dito. Kasi... Nakakatawad ka pa. Oh, yan. Lagi daw nagtitinda. Lagi nagtitinda. Kilala na dito si nanay pa rin. Kaya marami ng suki. So, yan mga kahabi. Siyempre, hindi tayo magpapahuli. Bibili din tayo ng tinda ni nanay. So, ang bibilin ko ay ang talong. Nanay, bibili ako ng 1 kilong talong at 1 kilong okra. At 1 bungkus ng sitaw. Nasaan si nanay? Napa sa tanuman. Taniman? Okay lang, masamahan mo ko doon sa taniman ni nanay mo? Iyo po. Yan, binalikan ko nga po si nanay Amparo at pinuntahan ko po siya dito sa bahay niya, sa kanyang maliit na tahanan. At puntahan natin po mga kahabi sa kanyang taniman kasi sabi ng kanyang bunsong anak ay nasa taniman. So yan. So yan, pupuntahan na po namin ni... Ano pangalan mo, baby? Charis po. Charis? Charis, pupuntahan natin ni Charis. Nagagamas kayo ngayon? Nagagamas? Kumusta po? Okay lang. Mukhang pagod na pagod. Pagod na nga niyo. Halit pa sa gabihan. Saan ka po nagamas? Diyan, sa okra. Araw-araw po ganito yung ginagawa mo. Mukhang ang okra mo nanay, ano, yung nagsisimula pala mamunga. Ah, ito yung parang barracks mo dito. Yan po. Kailangan. Patabas na ang sitaw mo nanay. Oo, patabas na nga. Spray, kailangan itong spray, no? Ito yung mga talong. Kanino pala ito na yun na ano, lupa? Kaya ano, sa pinsan ni Agong. Ah, pinsan ng... Parang kayo ay... Kami lang nagbabantay. Wala man nga kaming baya dito. Kayo nagbabantay ng kalamansian? Kami nagbabantay ng kalamansian. Wala man kaming baya. Itatanim lang. Yan, ito pala na yung ano? Ano sabi mo po? Yan ano pala? Iniwanan sa akin yan. Ano pa lang, mag-iisang taon. Nakita mo na yung mama mo, Charis? Nakita na. Ayaw naman sumama. Ayaw sumama ako na. Ako daw ang nanay, mama niya. Ayaw mo sumama sa mama mong tunay. Ngayon na lumaki, kaya ganyan talaga yan. Anong oras ka po, nanay, nagsisimulang maggamas dito? Umaga. Simula umaga, tapos? Umaga. Yun na yun. Tapos pahapon naman. Pahapon? Oo. Yun na yung everyday na routine mo po. Oo. Grabe pala ang ano mo. Ang grabe ang hirap. Pagod hanggang gabi. Inaabot ka pong gabi doon, ano? Hanggang anong oras ka po doon minsan nakakaubos? Aubos din naman, alas 7. Alas 7. Kasi nung iniwan po kita kasi, may pupuntahan ako, hindi ko na naintay mga kahabi, maubos yung tinda ni nanay. So kayo po mismo, wala kayong yung sarili niyong pwedeng pagtanim-taniman? Wala? Yun lang bahay niyo mismo doon sa tinitiri ka ng bahay niyo? Abuno, tsaka gamot. Gamot na pang... Hindi nga kami nakabili ng abuno, mahal eh. Mahal ang abuno. Ang mahal. Kaya pala nanay, ang mura ng benta mo ng nagtataka yung mga tao kasi mura na, mura fresh na. Pa yung gulay. Oo. Kasi ikaw mismo yung ako mismo na tatanim. Bago ako pumunta sa bayan, no, mamimitas muna ng mga dadaling. Tingnan yung mga kuko ni nanay. Mga kuko, nagagamas o. Oh. Ayun, kuko ng isang magsasaka. Tingnan nyo pa ang paa. Paa. Talagang dyan mo makikita yung ano. Ikaw, baby, ano ang pangarap mo sa... Pag nakatapos ka, ano ang gusto mong trabaho? Doktor. Doktor? Ayan. Gusto mo bang maging ano? Nagagamas din doktor. Tulad kinanay mo? Yeah. Gusto mo din. Pero mas maganda yung makatapos ka, ano? So sana makatapos ka para pag nagkatrabaho ka, yan o, hindi na magagamas si nanay. Tagaktak ang init. Lagi kayo na magbaw ng tubig. Hindi sa okra dito.
May nang bunga ng sili ni nanay. Oh. Ito. Sipag ni nanay bunga, magtanim. Ito ang mga bunga niya. Oh. Tingnan natin, nanay. Oh. Ang nahaba. Oh. So ngayon, mga kahabi, lulutuan ko sila ng tawag dito, tanghalian. So magluto tayo guys ng tanghalian. Ayun guys, pauwi na si nanay. Nay, makikipasok sa bahay. May pasalubong pala ako sa'yo. Mm. Yan po ang aking pasalubong okay. Sa'yo. Galing sa GR Hobby. Salamat. Maraming salamat. Pangkonsumo. Yan po, bigas po. Kompleto. Bigas at grocery. Po. So yan, nanay. Okay lang ba, no? Ipagluluto ko kayo ngayon itong ano, harvest ako na natin. Ako na lang, sir. Kaya ako na, kasi nahiya ka. Okay lang. Nagluluto talaga ako. Hilig ko pagluluto. So yun mga kahabi, hulutuin natin itong... Sige. Ayan mga kahabi, magluluto na po kami. Ninanay pa rin ng ulam, okra, sitaw, talong, at ang ating sahog. Ayan, corned beef. So lulutuin na namin ngayon guys. Alright. Ayan natin ang talong. Ting, sitaw, at ang sigarilyas. Sarap na rin ang ulam natin. Masabi ang ulam namin eh. Sarap. Ito makahabi yung bahay ni Nanay Amparo. Tapos butas na tulot na ito Nanay pag ano. Natay may lang mainit. Yung ganyang kusina. Sige po, sabay-sabay na po tayo. Ayan, magkikain ako dito guys. So yun, manalangin po tayo sa pagkain nanay. Ayan, Panginoon, salamat po sa pagkain na aming kakainin. Ito po ay pagpalain nyo in Jesus' mighty name. Amen. So yan. Yan, kakain na po si Charis. Apo mo to, Nay? Yan, magkikain po ako ngayon dito kina Nanay. Nanay, salamat ha at makakalibre ako sa tanghalian. So yan, Nanay pa rin. Salamat po sa pagpapatuloy sa akin. Sige po, salamat naman po. Salamat naman po ta sa pagbigay nyo ng suporta. Ayan. Ano po ba yung ano mo dito kailangan sa pagtatanim? Ang gusto kong puhunan sa pagtatanim, puhunan sa pagtitinda at tapos may paayos itong bahay ni. Itong bahay ano niyo po yung purpose mo na at least hindi na kayo tutuluan yan guys. No? Puro na mga tapal na... Puro talagang tapal yan. Tapal? Pag ano, na ulan. Yung meron kang padjak, gusto mo rin ba yun? Pwede rin po. Na padjak na doon mo ilalagay lahat mga paninda mong gulay. Pwede rin po. Para maalwan sa'yo sa... Pagdadala sa bayan ng mga tanimong... At saka yung ano, gusto kong maglako-lako. Yung mga... Maganda yun, ano, nanay? Makakarating yung mga gulay mo, hindi lang doon sa lugar na yun, pwede ka pang makapunta sa iba-ibang... Kahit saan, sa Tagas. Barangay, yun. Sa Tagas, at saka doon sa ano, sa Tagas, at saka doon sa Nato. Ay, maaanohan kami ng... Kahit padyak na lang na maaanohan ng mga... Gulay. Pantinda namin yung gulay, paglalako. Pag naglalako ka, may mobile, mas malayo yung malalating mo. Marami yung aabot ng gulay mo, marami yung mabibenta. Po. So, tapos hindi po makalatag pag maaga pa. Oo. Gabi lang nakakalatag. So, maigi nakakalako talaga. So yan nanay, nanay pa rin, salamat po ah. Sige po, salamat ninyo po. Ingatan nyo din po yung kalusugan nyo, huwag po kayong lagi magpapainit para humaba pang ating buhay. Sige so po. Yan po. Salamat po, yan mga kahabi. Salamat.